Kung mag-ako ay kaysa mga ibon na nananalo, pamilya ng winner. Pamilya ng winner. Sa experience na rin, number one kasi sa akin, number one yung training eh. Yung pagtutos. Oh, yun pinaka number one kong ginagawa sa akin. Oo nga, masipag mag ano nga to, si Pare okay, Ricky, no? Masipag magtos. Sa pero binawasan ano, ko ng konti. Sa mismong ano ha, yung karera. Paano ang binawasan ng konti? Hindi na ako yung araw-araw, ano na, parang every other day. Kahit hindi na ako mag-low fly. Pare, galing ng ano, Sunday yung ibon. Monday, wala akong low fly. Pahinga. So, Tuesday, low fly. Wednesday, lipad. Tapos Thursday, ano ulit, road train ulit. Friday. Pahinga na. Pahinga ka na ng Friday. Papahinga na ako ng Friday. Mga gano'ng kalayo yung toss mo pagka mga gano'n? At least mga, pag sa mga Wednesday ang bitaw ko, mga, at least mga 100 kilometers. O medyo malayo. Mga Atimonan or Pagbilao, mga ganyan. Susunod na ano, yung Thursday. Thursday, malapit na lang, mga Alahala, Siniloan. So para makarecover yung ibon, ano. So ang pinaka-sikreto, toss. At saka yung bloodline, ano. Sa mga vitamins, idol, anong mga ano, may mga binibigay lagi ako ka nag-ano naman eh, lagi ako naglalagay dito ng ano, ng malunggay, mga ano, mga, kung ano yung mga kakain nila. Tapos sa vitamins, ano ako, more on ano ako, honey. Honey bee? Honey. Yung puro honey. Eh. Puro honey, mga raw, mga wild. Para mas sigurado sa honey, yun nga, yung ikaw mismo yung magpipiga. Oh, kasi yun. Nadala ako doon dati nung kumuha kami sa Tarlac. Nagki-crystallize eh. Pero hindi ko naman sila na ano yun, para siguro mga cultured na yun. Minsan nag-iit ang ano yung ano, pag pinakakain ng asukal yung mga honeybee. Ah, ganun. Oo, minsan pag mga cultured yun. Pero pag mga well, talagang bulaklak talaga yung kinukuha nyo. Kaya malabatas yung enzyme ng ano, ng mga, kung mapapansin mo yung mga ano, yung mga honey. Oo, oh, may pressure. Yung kinuha ko sa'yo, may pressure. Alam mo yung ano, mga probiotics na... Buhay na buhay ang ano no, yung enzyme din. Saka wala expiration ng ano, ang honey. Oo nga. Ano, kahit inandikada yan, hindi masisira yan. So ilang beses mong binibigay yung honey? Araw-araw ko sa honey. Araw-araw. Train water ako, Friday. Pero parang regular na yun. Wala namang kasi expert. Wala namang overdose ng honey. Natural okay, yun. Okay, natural. Saka marami yung stock eh. Pero, so honey at saka malunggay. Malunggay, yan. Papakulo ako ng malunggay. Tapos pinapakula parang tea. Oo. Tapos yung mga ano lang, ideal pills para lang ano. Mga basic lang eh, kung tutusin. Hindi ako masyadong makalikot sa mga gamot na ano eh. Ayun, B-complex. Kung ano yung mas mababang B-complex na may bibili. So, more on natural ka. Natural. Hindi ka masyado nagbibigay ng mga ano, vitamins na... Kumbaga yung... Brewer's cheese yan. Brewer's cheese. Kumbaga ako ng brewer's cheese. Tapos syempre, yun nga, yung karaniwang ginagawa ng mga breeder, nagka-flushing muna bago mag-breed. Yung ano, linisin muna. Purga, tapos upper, tapos lower. Ngayon, nag-ano na ako, nag-flushing na ako. Ang ginagamit ko, sa upper, Betrazine. Sa lower, yung parang Baxidil yata. Kailan ka nagpa-flushing? Tuwing kailan? Before breeding, saka before training, sabay sila. Kailan kita ng training? Every Monday na lang, magbibigay na lang ako ng bawang sa... Ah, natural na. Sa bawang sa... Ibig sabihin, pagka yung araw, karera na, puro natural ka na. Oo, gano'n na ako ng bawang, Monday. Tapos probiotic sa Tuesday. Tapos yan, ano na ng Wednesday, toss na. So hanggang sa matapos yung karera nun, gano'n na lang, bawang na lang. Saka ang napansin ko sa ibon, pag... Kasi yung kalapati, ano to yung mga homing pigeon to eh. Kumbaga, umuwi sila dahil sa loft. Ngayon, may dahilan yan kung ba't hindi umuwi sa lo ang kalapati natin pag sa karera. Maraming predator sa labas eh. Pwedeng lalambat, pwedeng na ano. Kaya minsan sinasama na natin swerte sa pangangarere. Pero since homing pigeon sila, dapat wala silang ano sa loob ng lo. Kumbaga walang gumugulo sa kanila rito. Kumbaga mahal nila yung bahay nila. Oo, kasi di ba minsan napansin natin pag dumating ibon, bakit nasa taas ba't ayaw pumasok? Di ba? Ibig sabihin may problema siya. Kasi kung uwi sila, diretso sa loob. Uwi sila sa loob nila, sa kasakasakan nila, sa pagkain nila. Ngayon, kung dati kasi ang style ko,
nagtatago ako pag dumating yung ibon. Hindi sanay. Eh ngayon pag dumating sila, narito ako, alam nila na mapapasukin mo sila, istigin ko sila. Hindi sila na mailap. Hindi sila mailap. Saka dapat may bonding din. Ayan. Lagi mong hinahawakan para lagi silang alam nila na ano, hindi sila masasaktan. Dati nagpo-force play ako. Ngayon hindi ko na rin ginagawa yung force play. Hindi ka na nagpo-force play? Parang sa akin na, hindi, para sa akin kasi parang natutorture sila eh. Kumbaga parang... Parang cruelty to animal. Oo, kasi binubugaw mo sila. Kung ayaw lumipad, ang gagawin ko, dadaling ko na lang sila, training ko na lang sila. Kesa sa may trauma nga naman, may gulat kasi yun eh, may sa gulat. So ito yung ano mga kalapatids, ito yung pinakamatibay na, ano, na trapdoor. Sa buong Pilipinas. Ano ang kahoy ito? Mulawin. Ito, mulawin. No? Kasi ka, ano, ilang beses na siya nabubulukan ng trapdoor. Ayun, no? Okay, ginawa niya mulawin, yung pinakamatibay na kahoy. Sira na yung bakal, buo pa yan. Sira na yung pansier, buo pa yung trapdoor. So, mga kalapatids, meron tayo special guest. Ayun, no? Si Pogi Van Wait. Siya nga pala si Chris. Ano siya? Pansier din? Pansier. Taga saan ka, taga, ano, Pasig din. Malapit lang kila Idol Pogi. Matagal ka nang nagkakalamate? Bago lang ako. Mga last... This year lang ako nag-start. So, puna naging mentor ko si ano. Si Idol Pogi Banuit. Mga kalapatids, ito nga si Idol Richie Alan De Leon. Eh, president din ng MPC. So, isa yan sa ano, sa... Magandang club dito sa ano sa Rizal. Maganda magpalaro. O ngayon, bumili siya ng ano, ng bagong truck. Papalitan niya na yung truck ng ano na luma. So ganyan niya kamahal yung mga member ng MPC. Dahil nga bumili siya ng truck, nasakripisyo niya yung ibang ibon niya, yung mga winner. So eto, interview natin si Idol. Ah, yun nga, bali marami nag-PPM sa akin kung mag-quit na raw ako sa pag-iibon. Eh sabi ko hindi pa kasi kailangan lang magpondo para sa truck. Sabi ko nga kay na Angel, pwede kong i-sakripisyo yung pag yung ibon kasi madali naman magbalik ng ibon eh. Yung oportunidad sa pagbili ng truck, eh minsan kasi may nag-pinan sa atin ng truck. Ayan nga, sa kaibigan natin, si Sir Alan, tagalin, bago natin, para magiging coordinator natin, director natin sa club. Maayos din siyang tao, kaya... Ano yung pansier din? Oo, pansier din siya. Kaya sabi ko... Mabait ito, no? Oo, mabait siya. Talagang siguro dinala rito, pero mas mahama yung istorya. Kasi para dapat hindi para sa atin yan eh. Kumbaga dumating lang siya, medyo... Uulog ng langit, oo, sir. Oo, maganda yung istorya, pero sabi nga ng boss chief, para sa atin yan. Kaya pagigila eh, pagkakataon. Para sa'yo talaga yun, kasi ano nga eh, magaling ka makisama eh. Tsaka mabait ka eh. Kaya sa'yo binigay ni Lord Jun. Kaya yung mga sahot ko, yung mga MMFC, RRPC na panglaro ko, ina-out ko yan. Sabi ko, minimum of 5,000 lang. Sabi ko, yung mga nakakaintindihan, talaga nagkuha na sa akin noong nakaraan. Halos lahat member ng MPC ang kumuha. Ibig kaya, sabihin yung mga nakapost mo sa ano, di ba mga winner yun? Ay, yung mga winner, 20, may iba presyo nun. 20 up yung presyo. Oo, pwede makita yung mga ano, binibenta mo winner. Oh, narito. Ay, ito yung isang ano, sinakripisyo ko, yung nanay ni Second Chance. So ito, nanay ng producer. Hindi, ito, winner din to. Ah, winner din, tapos producer din. Nanay ito ni Second Chance. So ayan mga kalapatid, ibebenta rin niya dahil nga ano, pandagdag sa truck ng MPC. Oh, etong ibon na to, nilipat ni Angel. Pero ang tatay nito galing dito. Ang tatay nito, maasin finisher din, nilipat ni Angel. Ngayon, yung maasin finisher, ang tatay at nanay nun, yung San Francisco. Etong istorya nito, ang bali, apo na to ng San Francisco, dalawa. Ngayon, nilipat to sa MPC, nag-second ng champion ng Kalbayog. Parang sa overall, ang ibon sa lipad ng MMFC, basta sabay-sabay, siya yung leading talaga. Pinakamabilis. Nag 1,100 ang speed niya. Tapos Takloban champion din, Dave Bird. Ngayon, talagang magaling ibon. So, kinuha ko kay Angel, binrit ko. Kung ano yung anak niya.
ganun na ganun ang ginawa niyang anak niya sa MMFC. Oh, galing, ano? Takloban, kung ano speed niya nung Takloban, sa kanong Kalbayog, ganun rin ang speed. Ito. So, lookalike, parehas na parehas. Galing na ibon ito, binibenta ni ano. Ito nga, kaya nabanggit ko sa inyo na magkaka-line breed, magaling tumitira sa akin. Kasi ang pinaris ko to kay Nowhere Man. Si Nowhere Man, anak naman ng dalawang San Francisco. So, magkakalahi na. Oo, di ba yung tatay niya, parang mag-TU sila. Pamangkin niya pala yung ano, yung eto pamangkin ni Nowhere Man kasi magkapatid yung tatay nila. Kaya yung si Second Chance talagang so, napakaswerte na makakakuha nito. Ano na? Kumbaga producer, bihirang-bihira. Winner producer. Yung magbebenta ng ganito, winner producer. Eto na winner producer. So yan, ano naman yan? Eto si Saplungan. Eto yung nag-champion ng Alin ng Katbalogan sa RMC. Third place ng Katbalogan. Big winner din to sa RMC. Third overall champion. Kaya naman, nagkaroon ako nito, parang kung natatandaan mo noong 2013, nag-MacArthur ka, di ba? Oo. Yung na-breed dito. Ni-replay ko, ito yung nilabas. Ah! Oo. Kapatid dyan nung ni Sailor Moon. Oo. Yung ano, pinasingsing ko sa'yo. Oo, bali, ang nangyari... Third place ng MacArthur yan, mga kapatid. Ito pala yung kapatid. Kaya ako na, ni-replay ko, sabi ko, ma-replay nga. Kaya ang napapansin ko rito, pag nagre-replay ako rito, umuulit. Ah, magaling talaga. Si Yoko One, ni-replay ko siya, naging Yoko Two. Ano yun, duplicate yun. Ah, kaya ganun yung mga pangalan ng mga ibon mo. May one at saka two. Ibig sabihin, umuulit. Ano? Umuulit sila. Yun na napansin ko. So, ganyan kagagaling yung mga ano dito, mga ibon. Winner, producer. So pagkakataon nyo na mga kalapatids na makabili. Namatay lang yung second ng San Francisco, namatay na yun. Yung second ng San Francisco, saka ito, magpinsan. Kumbaga anak sila na magkapatid. Kaya both side, puro ano talaga. Hindi nakakatuwa rito sa mga linya rito. Kahit puro hanggang ilang generation talagang bumubugay yung mga lahi nila. Hindi ako nag-i-stock para gawing breeder. Ngayon, siguro... Ibig sabihin, i-stock mo lang pag nanalo na? Ito, mga to, magagawin ko ng breeder. Oo nga. Hindi ako yung parang mag-i-stock ako ng... Ngayon, ginawa ko ngayon. Kaya, pwede kong ma-i-out to. Kaya meron ako may pantago ka. Oo, may nakatago ako ngayon. So, ito yung magandang foundation, mga kalapatids. Winner, producer. So, bihira yung nagbebenta ng ganyan. Kumbaga, sacrifice sale lang to dahil nga idadagdag dun sa truck ng MPC. Kung nakakaintindi nga ang bibili dito. Siyempre, iba, mga kapatid, so mahal naman yan. Hindi naman dun eh. Kumbaga, pag tinignan yung background, ano? Oo, wala silang ano, kumbaga... Walang tapon. Oo. Lahat, nandun na. Kumbaga, pwedeng ano. Pwedeng ulitin. Kaso wala na yun, nagansal na eh. May nakakuha na nung tatay. Yung kinakatatiyo na nito, kinuha na. So, ito pa, isang winner. Ina-out din. Ano pangalan yan? Ito si Yoko 3. Yoko 3. Pangatlong ulit na yan, na panalo. Tapos ngayon, pinag-cross ko ngayon si Yoko 3 saka si Yoko 4, nag-produce pa rin. Yun yung mga puti. Yung nakita ko puti. Oo. Pero yung tatay nun, yung mga napawi naman ni Angel ng Takloban. Makukunan sa taklosan itong mga Yoko eh. Ito mga Yoko, mga pure na mga Diyos na nagaling kay Robert Chiang. Ah, Diyos to niya. So yun, yung mga ano dyan, naghahanap ng foundation bird. Dito na kayo kumuha. Winner, producer, yung mga binibenta niya. Kumbaga, sacrifice sale lang. Pandagdag sa truck ng MPC. Ganyan niya kamahal yung mga member niya. Bumili siya ng bagong truck para sa club ng MPC. Idol, ano yung mapapayo mo sa mga newbie fancier, sa mga nag-uumpisa sa larangan ng racing pigeon? Unang-una, kung magsisimula pa lang, number one kasi loft talaga eh. Kung hindi maganda yung loft, hindi uuwi rin ng ibon kung kahit anong ganda ng linya niya. Kasi yun nga, sinabi ko kanina, mga homing pigeon niya mga yun eh. Sa tirahan sila, yun ang pinakatahanan nila eh. Kung hindi maayos, hindi rin uuwi ibon mo kahit anong ganda ng linya. Kalawa yan, yung linyada na nga. Kung mag-acquire kayo sa mga ibon na nananalo, pamilya ng winner,
Huwag kayong mag-ano ng mahal or mura. Pwede rin naman kayong makipagkaibigan kung talagang ano. Minsan sa kaibigan din nakakuha ng kayo ng ano eh, ng kalapati na maganda. Pero siyempre mas maganda kung ikaw mismo yung namuhunan para hindi ka mahihiyang magbenta. Kasi nakakaya ako, halimbawa ano, di ba? Tama. Tapos sa club naman, MPC, ano masasabi mo sa mga ka-MPC natin? Mas abangan nyo, 2021, mas maganda yung magiging laro natin kasi may bago tayong track. 5,000 ang capacity nun, isang track lang. Malaki talaga. Bago yun. Wala tayong po problema. Sira ng track, ano, kasi bago na siya. May mga club na mga nagtatayo, support naman tayo dyan. Kumbaga, ano yung mga may papayo, kung may mga club na gusto magtayo. Number one, dapat lahat ng tao, tropa natin. Kumbaga, tayo yung kailangan bumaba. Hindi yung tayo kumbaga, lahat kaibigan, walang kaaway. Dapat yun ganun. Yung club kasi dito sa amin, nag-enjoy lang talaga kami. Nagpapagaling tayo ng mga player eh. Yun. So mapapansin mo rin sa MPC, yung iba ayaw pumasok, marami rin magaling. Kumbaga, mag-develop ng champion, Pansir, ang goal ng MPC. Pangalawa, ayan, bukod nga sa club, meron tayong ano rito, gumagawa rin ako ng mga pigeon accessories tulad ng mga boxes, with the hood, mga bee perch, training box, breeding cell, training box, basta ano, pigeon accessories ng mga wood, gawa sa kahoy. Mga kalapatids, ano? Puro customized. Kumbaga, kompleto na dito. Ang main ko talaga sa business is sa house construction. So, baga may ano na dito, may club na, may binibentang kalapate, tapos yung pigeon accessories meron din, wala ka nang hahanapin pa. Mag-MPC ka na! Sa lahat ng member ng MPC, ayan, galingan natin sa susunod. Ayan, binabati ko ang aking pinakamamahal na asawa, si Alma. I love you, Han. Sabi nga nila, kung walang suporta ng asawa, medyo mabigat ang pagkakarera. O, shoutout sa lahat ng magkakalapati ng taytay, tsaka kainta, burisan. May drawing ka na sana. Yeah. Shoutout sa lahat. So yun mga kalapatids, dito ko na tatapusin ang aking loop visit dito sa isa sa pinakamagaling dito sa Rizal. Please like and share mga kalapatids. Huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga videos ko. Keep safe and God bless mga kalapatids. Ingat! So yun, thank you.